ang bahay na pinaghirapan mong ipundar sa isang iglap. Nilamo ng lupa. Gaya ng nangyari sa ilang mga kabahayan sa Barangay Cantauan sa siyudad ng Naga sa Cebu. Hindi ordinary ang biyaki. Talagang malalim. Gabi-gabi siguro gumalaw tong lupa na to. Wala kami na kuhan nga landslide. Ngayon lang. Mga kwari din rin malayo raman sa amoa. Takot na takot talaga kami. Bakit sa isang iglap ang kinatatayuan ng kanilang mga bahay biglang gumuho? Sa ngalan ng pag-unlad, ang unang dapat makinabang, mga mahihirap. Hindi sila ang unang dapat mahirapan. Ang mga bahay, hindi na ligtas tirhan. Kaya ang may 35 mga pamilya sa abandonadong eskwelahang ito sa Barangay Cantauan, pansamantalang sumisilong. Si Lola Rosena, hindi pa rin makapaniwala na ang bahay na katas ng kanyang dugot pawis, nawasak. Dako ito kong bahay mamoy. Ako gayong baboy nga kung kabuok nga gibuhi. Di ba rin ako doon nga kong gasto sa mga panday. Taghang ayong panday niya. Ay di at tindahan ng kulihang gamay. Wala na ko iningita na ako. Lahat lang kong ayo. Gagmay na kong kaon ko. Usap lang sa kadlaw. Tinood ka usap lang kong kaon. Ayo pagkuhan. Patay-patay. Buo na kagkakuhan sa imong balay. Pwede ko'y kwarta mami ka pa tukod. Nitong Setyembre, ipinag-utos ng autoridad na lumikas na mga residente matapos daw makitaan ng mga bitak ang lupa. Kaya ang balikbayan mula Saudi na si Emerson, sa halip na sa bahay dumiretso na taong 2019 pa raw niya huling nakita, sa evacuation na muna. Hindi pa raw ganun kalaki ang sira ng kanyang bahay. Pero ang biyak ng lupa sa palibot nito, lubha na raw napakadelikado. Talagang malalim ang biyak niya. Mayroong mahulog o tao o bata ba ron na parang hindi makuha yung mga lupa sa baba. Dandahan bumaba pupunta ng ilog, palalim-palalim ang lupa. Matagal na ako dyan niya. Wala naman kami nakikita na nalang slide yung lupa kahit sobrang ulan. Nakaganyan na siya. Gayunman, kahit delikado, si Emerson buwis buhay pa rin pabalik-balik sa kanilang bahay. Naiwan daw kasi rito ang kanyang mga alagang hayop. Mga manok at saka yung mga tanim-tanim doon ni Mrs. Titingnan kung wala bang nawala. Si Estrella naman, sa takot na baka abutan siya ng guho, mga importanteng gamit at dokumento lang ang nadala nila nung sila'y lumikas. Mingawan mag-ikot po, apabi ang akong mga butang dito. To ako'y TV, wala na akong madadari. Ang pinaka-iniingat-ingatan niyang koleksyon ng mga plato, nababahala rin siyang baka nagkabasag-basag na. Koleksyon ba yaka akong mga gamit, ma'am? Ang kanang akong mga gamit, ma'am, kanang akong mga, kuan, mga sentimental value. Nitong Biyernes, si Estrella muling bumalik sa kanilang tirahan. Kini, mauning akong mga plato di ari. Dire, kini mauni akong mga platito, regalo ni sa akong mga sa akong anak. Laking pasasalamat niya na ang kanyang koleksyon buo pa rin. Kini niya din hi aning liki ngadto gyud ni ngadto. Connected na ni di atong balay sa akong anak nga naanasay ni liki didto. Pero bakit nga ba ang mga bahay sa halos isang barangay bigla na lang nilamo ng lupa? Ang hinihinalang dahilan ng ilang residente, ang ipinapagawang National Highway ng Department of Public Works and Highway sa Region 7, ang Metro Cebu Expressway. Matagal na ako dyan niya. Wala naman kami nakikita na nalang slide yung lupa kahit sobrang ulan. Ngayon na ginagawa ngayon ng Metro National Highway Express, nakaganyan na siya. Ang Metro Cebu Expressway layong makonekta ang katimugang bahagi ng probinsya sa mga bayan sa Northern Cebu, 2018, nung sinimulan ang construction nito. It will shorten the travel time from Naga to Danau City. They are giving us the idea all about the project. As to the details and to the technicalities and to the legworks,
Sila na ho ang lahat gumagawa. Sa kasagsagan ng paggawa sa highway, ang mga residente meron daw napansin. April 2022, may nakita kami gamayang butas sa may Riverside Porok Uno. April 2023, kalaki na yung mga butas. Sungkat na nga 8 feet, delikado na. Hanggang nitong Setyembre, nagdesisyon na ang lokal na pamahalaan ng Naga na ilikas sa mga residenteng nakatira malapit sa ginagawang highway. Pero may kinalaman nga ba ang ginagawang kalsada sa paghina ng pundasyon ng kanilang mga bahay? Maaring nagkakaroon na ng unti-unting paggalaw ng lupa ang human activities na ginagawa sa isang area, maaring maging dulot siya ng pagbitak-bitak. Pero hindi lamang natin ito pwedeng sabihin na ito lamang ang magiging dahilan. Maaari silang kumonsulta sa mga geotechnical engineers, sila makapagsabi ng kondisyon ng lupa, property ba nilang bibilin ay exposed sa mga geohazards. Kinuha rin namin ang panig ng Department of Public Works and Highways sa Region 7. Itong Metro Cebu Expressway project natin, it is one of the high impact projects dito sa ating region. Itong mountain na ito na affected by a certain landslide phenomenon, ito yung dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng cracks dito sa ating kalsada because of that weight that is now being imposed doon sa ating infrastructure. Ginawa po namin lahat itong mga actions that needs to be prioritized para sa safety ng ating mga residente. We will also be formulating countermeasures para at least to address kung ano pa ang dapat gawin. Samantala, nangako naman ang mga opisyal ng Barangay Kantauan at ng LGU ng Naga na tutulungan nila ang mga residente. Every 3 days, magbigay kami ng mga tao na nandyan sa evacuation. Nag-supply na silang tubig para pangligo, panglaba. The plan of the city government, we will give at least 50 square meters bawat pamilya na apektado. Magbibigay rin daw ang Department of Public Works and Highways ng financial assistance sa kanila. Sana lang po mabayaran kami ng compensate sa bahay namin kung magkano yung pinagawa sa bahay at saka yung pagbibili namin ng lupa na lilipatan, yun ang problema namin talaga. Sa daan sa pag-unlad, sana walang maiiwan. Walang mga pangarap na bigla na lang kuguho. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.